Good morning, Ko-FW ko. This is Malunggay Aquino. Good morning sa lahat at good morning sa ibang at good afternoon sa ibang panig ng mundo. Today is Sunday, January 12, I think. I don't remember. Nandito po ako ngayon sa work. Wala po ang boss kaya nakakapag-video ng kaunti. Ikukwento ko lang po sa inyo na yung kagabi ay nag-dinner ako sa McDo. And tinamad na akong lumabas pumunta sa Nice, France. Diyan lang ako sa room ko and kumain sa McDo. Yun lang. And siya nga po pala sa mga kababayan ko rin na gustong pumunta rito, meron po akong ikukwento sa inyo na gustong pumunta rito sa Europe, sa France or Monaco. Ako po sa ngayon ay nasa Monaco. Ang papel ko po ay Monaco. And mamaya po pag-uusapan namin yan. Just like my video, share and subscribe. Thank you po. Mamaya po pag-uusapan natin yan. Bye-bye po. Ito na po ngayon ang pag-uusapan natin. Paano po ako nakapunta dito sa Monaco? Ganito po yon. Meron po akong ate sa Germany, yung sister ko. Ngayon po ay patay na. Sumalangit na ba? In-invite ako ng kanyang kumare na may trabaho doon sa Germany. Doon ako nagdaan, doon ang entry ko. Nagstay ako sa Germany ng 1.5 months. Kasi ang visa ko ay 3 months binigay dyan sa Philippines. And then, pagkatapos, bago matapos ang visa ko ng 3 months, ay dinala ko ng ate ko dito by car. Kasama yung kanya mga kumare. Naiwan ako dito sa Monaco. Sa France ako unang nakatira. Kasi ang France at Monaco ay very close siya. Paglabas mo ng bahay, tatawid ka ng kalye, ay Monaco na. And then, nagkaroon agad ako ng work after 2 weeks. Pagkatapos noon, wala pa talaga akong alam o experience sa trabahong bahay dito sa abroad. Kasi ang paglilinis natin sa Pilipinas ay iba dito sa abroad. So, sa una kong trabaho, doon ako nagkaroon ng experience. Tinuruan ako ng mga kasama ko yung tamang paglilinis. At pagkatapos noon, after nang mapaso na yung visa ko, kumbaga ay TNT na ako. Kasi pumunta ako dito as tourist. And then, ang trabaho ko noon, part-time, replace. Nung nagkaroon ako ng full-time dito sa employer ko hanggang ngayon, ay ginawa nila ako ng papel. So, sa maikling salita, after 9 years ako nakauwi ng Pilipinas. Pumunta ako rito noong 1999. And then, ang first time kong uwi ay 2008. Eksaktong 9 years ako rito. Masaya na malungkot kasi iniwan ko yung anak ko, 3 years old pa lang, tapos nung umuwi ako is 12 years old na, halos hindi niya ako kilala. Nagtatanong siya sa mga ate niya, ate, mama ba natin yan? Masakit, pero sa umpisa lang naman na hindi nila matanggap. Pero ang point doon, yung paano pumunta rito. So, ayun po, sa mga nag-aspire na pumunta rito,
sa abroad, sa lalo na rito sa France or Europe, hindi po talaga madali. Mahirap po, lalo na po ngayon. Napaka mahal ng placement fee, umaabot ng 700,000 pesos. Nasa inyo po kung gusto nyong pumunta rito or gusto nyong wag na lang pumunta rito dahil sa laki na ang placement fee. At saka sa kung mag-a-abroad din lang kayo, it's better na Europe ang puntahan nyo or ibang bansa kaysa sa Middle East, kasi alam naman natin na yung iba, hindi naman lahat, yung iba ay talagang namamaltrato. Kaawa-awa ang ating mga kababayan doon sa Middle East. Dito po ay pinapahalagan dito ang liberty, equality, at legality. Yun po, hindi po nananakita mga ano rito. Naku, bawal na bawal po yan. So, sa ngayon, bye-bye for now. Mamaya naman, pag-uusapan naman natin ang sahod. Kung magkano ang sahod dito. Okay? Bye-bye po. Ciao. Sana may napulot kayo sa video ito.